Hello, welcome to my channel. Ngayon po ay gagawa po tayo ng ref cover. Kung kayo po ay baguhan sa aking channel, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at pindutin lamang po ang bell ng notification para updated po kayo sa lahat ng mga i-upload ko. Ito po ang aking gagamiting mga tela. Ito po, printed tsaka yung plain. Kung sundan niyo po ako kung paano ko po ito gawin para matutunan niyo po ang paggawa ng ref cover. Tara na po! So, una po natin susukatin itong printed kasi ito po yung pinakakatawan ng ating ref. Ang sukat po ay 50 by 22. Bali, naka-fold po ito ng dalawa kasi para naman maka-ano tayo ng space. Yung parang ma-lessen yung space natin saka yung lamesa na ginagamit ko. So, eksakto lamang po yung naka-fold siya. So, yung 50, ang ano yan, 25 po yung kalahati. So, magmamark po tayo dito ng 25. Then, 50, 25 para eksakto siya. Yung ano po, yung ano niya, yung lapad niya ay 22. So, mamark po natin dito na 22. Para eksakto tayo, hindi tayo mag 22. Abutin natin dito, 22. Then, guguhitan po natin. Ito yung mic natin natin. I-connect natin yung ano, yung guhit para hindi tayo, ayan, hindi tayo man sa paggupit. So, ayan po yung 22. Yung 50. Bali, ito yung 22, ha? Sana hindi ko makita. Yan. 22. Yan. So, ito na po. Bali, yung masusobra dito, ito po yung gagawin nating bias. Bias sa yung sa design. Kasi yung bias po natin na ano, ay, bias natin ay printed. A plain. Plain ang bias natin, pero yung bias natin sa design, ito pong masusobra na to, kaya hindi po masasayang. So, gupitin na po natin. Ito na po yung ating nagupit na 50 by 22. So, ito na po. Gugupit ulit naman tayo ng kudel. Ito pong gagamitin natin na pongee red. Ito po yung pang-ilalim ng cover ng ref natin. Magugupit din po ako ng 50 by 22. Dito po magpuputol tayo sa plane ng tatlong putol po na 1.5. Ito po igagamitin natin pang bias. Kasi na rin naman ako ng plane. So ito na po. Magugupit po tayo ng 7 by 22 kasi ito po yung ating bulsa. Ang isang putol ko na ito para na po sa dalawang bulsa. So ito po yung gagamitin natin na kudel, yung pang ilalim natin sa ref, yung sa ilalim. Magsusukat din po tayo nito ng 50 by 22. So, ito na po, nagkakapaggupit na po tayo ng yung ating gagamitin na 50 by 22, etong printed. Tapos, etong pangilalim, 50 by 22 rin. And, eto pong kudel, pang palaman natin, 50 by 22. Then, meron tayong design na packet. Ito po, dalawa sa isa, ganito yung packet natin. Then, ito po yung ating design na i-pleats para po sa bulsa. Then, ito po yung ating bias. So, mag-start na po tayo manahe. So, ito po, nalagyan ko na siya ng mga pin. Ayan. Papasadahan po natin paikot. So, ito po, tapos na nating pasadahan yung paikot na kasama yung kudel, pati yung lining. So, itatabi po muna natin kasi ang gagawin natin ay yung pleats na design na inilalagay sa, ito po, gagawin kong pleats
para ilalagay natin sa design natin na bulsa. Dalawa pong bulsa yung ating lalagyan. Lin, binitis? Lin? Hindi ko alam. Binitis, ano na naman siya, gawa na naman siya panibago. Okay. So, magpi-pleats po tayo dahil wala po tayong presser foot na nagpi-pleats. Manumano na lamang po natin gagawin ito. So, ito po, ganyan. Ayan, ganyan lang siya kaliliit. Ayan. Ganyan po. Kasi wala tayong ano eh, yung presser foot na nagpi-pleats. Na pag inano mo, pleats agad siya. So, ito po. Ayan, ganyan. Ayan, parang ganyan niya yan. So, ito na po na ilagay na natin. Ganyan. Lalagyan natin ng bias. Bali, yung bias natin, lulupiin din natin ng ganyan. At ilalagay natin ng, ano, para ibabaliktad na lang natin. So, sana kanina, inano ko na kaya lang, hindi maipapakita ng maayos kung isasabay-sabay ko paglagay. So, ito po na ilagay na natin yung bias. Ibabaliktad na lang natin siyang ganyan. Ayan, o. Oh. Tapos na yung ating bulsa. Ilalagay natin dito, pero lalagyan muna natin ang pin para hindi gumalaw pagkabit natin. Ayan. Then, ikakabit natin. Lalagyan natin ang pasada para ano. Ayan. Ito yung paglalagay ng bulsa. So, ito po, nailagay na natin yung bulsa, magkabilaan. Ito yung bulsa natin. Ito, magkabilaan, meron na. Maglalagay na po tayo ng bias paikot. Gagamitin natin ay red. Dito tayo mag... Wrong side to right side. So, sa wrong side po tayo magsisimula. Itatap natin sa right side. So, dito po tayo magsisimula. Malapit na po itong matapos kasi bias na lang ito be. So ito po, patapos na tayo sa paglagay ng bias ng ating ref cover. Ayan. Ayan, tapos na. Gawa po tayo ng ribbon. Ilalagay po natin dito sa ano, sa may pocket. Ayan. Apat na piraso. So, ganyan na po. Ayan. Gawa tayo ng apat na piraso. Gaganyan natin. Dito po natin yan ilalagay para may design. Dito. Ayaw kumagat. So, ayan. So, ito po, nailagay na po natin yung ating bagong ref cover. Gagamitin na po namin ito. Ayan. Ito na po ang ating nagawang ref cover. Kung nagustuhan niyo po ang aking paggawa, ang tutorial ko sa araw na ito, paki-like and share na lamang po. Salamat po. God bless.